buat dari Longgo mana? Sister Janela, yung sa listo dito, sa listo teacher natin noon. Sister Janela doon, no? Tatapay nila yun. Mga important. I'm glad for Sister Gina, the children's morning. And I'm glad to see Toto again. This is more. Bali Jim, Pastor Sabarutak, is going to preach sa hapon sa Tapuneng of Israel with us. And you invite sila mag-observe sa Crusade, sa Silent Liki. And good news, sa Silent Liki, challenge kami, tugma ko 14, nagpa-alis sa mga trabaho. Amor sila, marami silang panonopin doon. Grabe yung moves na rin sa Crusade. I'm gonna talk of that, the power of the church this morning. The power of the church this morning. The reservoir of power of the church. We are beginning to see the power of the church manifesting and operating in the field today. I'm gonna share to you this morning the magandang pakita sa Ginoo sa siyong umiging bahay sila. So, si Arnie this announcement doon na sa Likuran, ha? Hindi na pwede na sa tubang, doon na sa Likuran. Bago ito, apat dito. Pag sunod pa kamaliwat nila, may multa doon. He's passing. Gabi mga ladies, ano? Ladies first, muna ito mga bago sa ilagay. Buddy Mike, we're glad to have you again this year. Pan pa. Maganda yung testimony mo doon, ha? You see, if you follow the Lord His way, you'll be safe. Kasi yung mga kasukuhan ng Diyos, in-design, not to tangkal your life, imprison and impound your life. Yung mga kasukuhan ng Diyos, ay design to avoid you. Para malikaw kayo. Ano na? Pambalap, makalikaw ka mo sa mga, you know, ang mga butang na rin na mag-trouble in your life. It is more of preventive. Hindi para to impound sa buhay ng tao, mga kasubuhan ng Diyos, mga statutes ng Diyos. That is to keep you away from the harm of the power of darkness sa Siduta. I love the Lord and I love His statutes. I love the commandments of God. I can safely say I love the commandments of God. I love His statutes, His ways. So, dili sa silay, next na itong schedule, dili sa silay. Kung may mga area ka mo na nakita nila, i-inspeksyonan ka lang kung pwede matwal on okay para sa silay. So, ay taga asa palisiway na ito subong na crusade sa lugar na damo na nakawali na ay gina-reject na na they had rejected God and the Word of God many years ago pa. So, gusto natin, like Paul, mag-preach tayo where Christ is not preached, si Bato. So, wala pa nawalihan mo ng lambuto natin para mag-preach ng gospel. Okay, that's all for this morning. We'll not waste our time. We're glad for everybody this year, no? Si ako, si Diboy, ako na bala sa kuminabli si Dali, yung mga anak nili. Kung guys, si Royka attend church, so... Daway ni lugar mag masubo si Ningaga, ay maganda naman ang mga ng blessing ng Diyos, Barry Charlie is blessed na. Sabi ko kanina sa iyo, manager na sa iyo. Maganda ang kabaya kasi percentage sa poultry. 120 kada chicken. Kaya noon ay ginasundoan lang sa maliit lang. Ngayon, oh, dalawa na eh. Kasi maganda ang resulta. Manager na sa iyo. Supervisor. It pays to be faithful to God. Anybody na bless kayo sa inyo pagkikugma at pag-alaw sunod sa Diyos? I'm blessed, you know. We're blessed so much. Right. Right, could you stand with me to respect the Word of God? Mag-start ako sa pag-1. Pag-basa scriptures, Isaiah 50:11. From verse 10 and up to 11. Ang Bible during nagambal sa ka-very practical experience sa kabuhi natin, magdapok kalayo ito na. Kung magdapok sa kampire,
O kung diba magdabok kita kung gabi, magdabok kita mga basuran, o kung sa bukid, sa noon sa Mindanao pa ako, sa mga forest, yung mga kaingiros, ginagadabok sila kalayo tulad sa ilang mga kaingin, mais, para mga baboy tanin nun hindi ma-grade sa ilang mga mais sa sunod sa mga lasang. So it says, "Behold all you that kindle a fire, that compass yourselves about with sparks, walk in the light of your fire and in the sparks that ye have kindled. This shall be of my hand, ye shall lie down in sorrow." Yayari karon kamong ha? Verse 10? Una verse 10, sister. Verse 10. "Who is among you that feareth the Lord?" Sino sa inyo nagakahadlok si Ginoo? "And obeyed the voice of the servant, kanan atuman sa tingog sang iya mga alagad. You that walketh in darkness and has no light, you walk in darkness ba? And you have no light, let him trust in the name of the Lord and stay upon his God." Then the next verse, what? "Behold all you, kamo, dari karon tanan kamo nga nagadabok kalayo." No? Nga kamo nga ginalibutan yung kukulingon nyo sang mga sparks, ipa, igraw. No? Sining niya, "Walk in the light of your fire." Nakat ka mo sa sanag, sa ipat, sa inyong kalayo. "And in the sparks that you have kindled." At ang ipat sa kalayo na kamo ang nagkuhan sila. Nagdabo. Na, "That you have kindled." Bishop, niya maan ko niyo is, that ang portion ko ang tumaturan. God, our Father, this morning, we're very happy again for your grace and for your word. And we come to you in humbleness again and in submission the way that without you we can do nothing. I thank you, Lord, for your strength and sustain us out of drama, so I'll beg on this behalf of you. We love you today, President. We love to serve you, praise you, with the strength of the heart of you, with the body of you, President Tama. We love to shut it off, Lord, we praise you. Your glory and your power, what you can do. Salamat sa matulog mo, katahong, Ginoo. We are always blessed by your word, kasi ang gracia and spirit mo ka rin able sa amin, sa pati minister, sa pulong mo. Praise God, sa'yo magpapuran karoon, ari gani. Praise God, malipayong kang karoon, magagipon sa pagpamati. Pamatik di kan sa imo, sa pulong ko na mahagat mo. Praise God, sa amin tumak, patungaaga, para sa sining bagong inumbud, sa direction natin sa church, sa sining last days, Ginoo. And we're going out now, praise the Lord, I'm preaching your gospel again. Praise God, to obey your command. Lord, kapag papanayan, magkapamikot ikaw, pag-aamo pag-inchindi, kuligan, magtalanturan, makainchindi sila sa buhon, mga ako ni Panitun, sila pag-inchindi. Ako Ginoo, praise God, kahit niya pag-uling, sino yung mag-enable siya ako. That is why I'm praying and talk to you, now and next. Kung wala kami na imo, Ginoo, mag-aplang kami, mag-intay, kag-cool, kag-dead, mag-presentation. But this is your word. Your word is life and power. We cannot do less than that, oh God, for thou art working, praise God. We'd like to come up to your expectations, Lord, the thing that can please you and how we minister your word, praise God. Say, mubuli, ay mo na mo na nagkakaigo. Kamangin precise na buong mo sulimod, may palipon pa yung chingi sa mga tao. So then we can work with you, you can work with us and to us. So we lift our hands to you, Lord, in trust again. Kasama pang sanding pagtugyan sa imo. Have your way again today. You are expecting, Lord, that thou continue to pour out your spirit. Praise God. Para mapunan, mamuligan, mabatas, limadamo, kanatingan sa krasya mo. In the name of Jesus Christ, our precious Savior, we thank you. Pastor Gil, you may be seated. Last Sunday sa tatuling resulta sa among crusade sa Abada, relocation site sa Papulod, mga 20 dito ang nag-decide to baptize and more. Tapos yung Sunday, mga 16 ang nakadayon baptize ang last Sunday. I was there. Ito na, 16 ang iban sa Pusayla, hindi alin sa Pusay. Kundi mga bisita, ligad Sunday nga nag-receive Holy Ghost. Then, nag-ligad yung Sunday, isa ito patulog mawan sa alin sa Bada. Pinablos man dito to Carding. Sa katipipong gabay, nga wala sa na-baptize, nag-receive sa Holy Ghost. So, two. This is the Holy Ghost last Sunday, 16th. Kung iban to sa ligat na Sunday, huwag sila kadayon bangod kay iban sa ilang impungan sa ilang mga parents, nag-react mga parents. So, I told the sister Nathan, ibang tagalay this worker, na they have to talk to the mothers kay wala sila kay Jindy.
Alibansan to mo at uray, nag-ayo ang ayon sa ito na yun alay para po baptize. Pagod kayo natatapos na sa ilang mga election leader, mga turan, para, you know, bugas-bugas nila. Ay, pagkagas. Hindi ko meri sa nasunod ng present day. So, kapag nagkaroon sa ako dito, maganda yun, nagkaroon mga pulo ko siguro na bili. Yeah, wala paganda yun, mga turan. So, there are marvelous things going on in the church today. You know, we're living in the last days today. Lalabot sa atong desire, atong willingness, at Diyos niya, kapuso niya, kung may ubraya mga kapaturan. Sa iyong church, iyong kingdom, God has to finish the church these days, kapaturan. He's going to perfect the church. I have the feeling na ang building, kung ang church building, kapaturan, aring nasa finishing dahil sa building, kapaturan. Kasi primero construction, grabe construction, grabe kabaw, init, so grabe hard work. Dahil sa uling mapurma na, the time will come, mga tambala, yung mga scaffolding, di ba? Tanggalin na, yun, sa building, ganun ba? Ang mga scaffolding ay kuha na, tanggalin na mga scaffolding. Kumana kasi yung building, so finishing touch na, natural, sa loob. So, finishing touch, mga decoration, ganun. There's a prophecy that God in the book of Ezekiel, na I'm going to deck you with gold and with silver. Those are godly values and godly character. God is going to decorate and God is going to deck the church with gold and silver. In other words, God is going to perfect His word and He's going to decorate His church. He's going to take away all the things that are not according to His plan with the church. Correct. He's going to perfect every believer. David, one time in the book of Psalms, said that the Lord shall perfect that which pertains to me. We are very conscientious about our walk with God, very conscientious about our life for God. We try always, we don't stop striving to perfect Christianity in our life, to complete perfectness, we complete, maturan. Kung sa iksa maghandid, ay maghandid tayo, maturan na score. Okay, hindi lang 95, hindi lang 96, or 90, or hindi lang 50, no? Isang sa school, we always try na pagka-handed items, 100 items din tayo. Sa Christianity, ganun, para makomplete yung Christianity. Si Paul, ang language ni Paul sabi nito, until Christ be formed in you. Paul, the book of Galatians, he says, nya, kamo nga ng Galatians, nya, of whom I travail in birth, until Christ be formed in you. Si Paul, as a ministry, he really took burden sa mga believers. Ganyan, parang nanay siya eh, parang mother siya. Nagka-travail siya, nagkapakasakit siya. Hala, he agonized in prayer, fasting, and then concern teaching the people, giving, admonishing, and teaching the people. Kaya para until Christ be formed in you. Diba sa atin ay half-form pa lang na Christ. Kailangan ay maporma ang loob, ha? Lubos ba? Completely. In every way, praise God, naging Christ-like tayo, mga tura. Maganda ba yun? Praise the Lord. Yung design, plano ng Diyos sa mga Gentiles like us. We will be like us. For in the time that the Lord Jesus will come, niya, we do not know. Why taklala sa iya? Apan sila ni Peter, we gonna see Him as He is, praise the Lord. For we shall be like Him, mga tura. Sa time sa rapture, sa time, mga tura, sa second resurrection, we shall be like the Lord. We shall know Him because we know how Jesus feels. When the Holy Ghost fills you, your feeling is God's feeling. When the church is spiritual, the feeling of the church is God's feeling. Maturan. The feeling of a spiritual believer, they are the feelings and the reflections of God's spirit and character sa atong kabuhi. Maturan. Mas maganda yun, 1,000 times, sa karakter ni Satan ang dangon sa tao sa ilang kabuhi, hindi sa duta, mga tunay. Dalawa lang kasi dito sa lupa eh. Either you carry the character of Satan, which is evil and wicked, or either you carry the character of Jesus, which is godly and spiritual. I love Jesus Christ, praise the Lord. We're carrying the image that only the first Adam, dito sa Garden of Eden, we're carrying the image of the second Adam, which is the Lord Jesus Christ. I'm proud to declare to you the Lord Jesus Christ. There's no one like Him, and there is none beside the Lord. He is still the one before, today, and forever. If He ever comes back to this earth, He's only one. He's the Father, the Son, and the Holy Ghost. And that one is the Lord Jesus Christ. Lift up a hand for that name. Heavenly name.
Now I'm going to talk to you, church, this morning. Nanungod sang power sa church, magbura. We've been talking to you previously with the power na as a believer. Okay, kasi kung believer kayo, there is power, no? Kung anak, subong anak kasi lahat ng mga invitations na Diyos sa iyo, bride kayo, servant kayo, heir kayo, ambassador kayo, saints kayo, soldier Christ kayo, steward kayo, lahat, kay dami, the highest calling there is. Praise God, sa sinin, kabuhi, call the saints of the Almighty God. Kaya mga believer kayo, we've been telling you and educating you kung anong nakuha nyo, anong binigay ng Diyos sa inyo, what God has imputed to you by His goodness and by His grace and by His mercy, na from nothing maturan, grabe kita namin mataas. Of all humanity, the Church of the Living God is the best of humanity. Praise God. Better and greater than the personalities of showbiz, better and greater than the personality sa Hollywood, community sa mga scientists, community sa mga intellectuals, community sa mga philosophers, the Church of the Lord Jesus Christ is the best people, praise God. For we are a peculiar people, a holy nation, and we are a holy priesthood, and you name them, God has given you the best that is in heaven, not only that, that He imputed to us, mga buta na mahal, gabi na dungo, kag-honor, kag-gloria, worth, kag-value, God bless your soul, your worth, praise God. Hindi mo tulang kasarangan, manggang sa kalibutan, sa imobiling, sa tubang sa Diyos. For Jesus said, what shall it profit a man, even though he will gain all the world, that lost his own soul, ang kamilyan yung manggang sa kalibutan, hindi kasispasel, makuran, sa imobiling, sa tubang sa Diyos. You don't work the gold of all His work, you work the blood of the Lamb, and you work His death. Sabihin, mahal kayo. Kayo. Hindi kayo mahal sa mga pamilya nyo. Sa Diyos ay mahal kayo eh. Sabi ng Bible, John 3:16, praise God, for God so loved the world, you and me, so that He gave His own blood, He gave His body. Whosoever believes in Him shall not perish. His body is the only one body, His beloved Son. But He gave it. He gave Himself. And Paul says in the book of Romans, if God has given you, He did not even spare His own body para maluwas at mabless ka mo. How much more God is doing you, going to give you mga butang na pertain sa siling tabun. O ha? Kaya na naging storya only son, body, hatagi para sa imo. How much more pa ang mga, how much more ang mga butang sa sining kabuhay? Oh, you little faith. Nabigay na ng pinakataas eh. And God in His love, in His wisdom, He cannot, you know, He cannot give the less. He always give the best. Kayo eh, mahal yung mga anak nyo rin, diba? Diba? Kung maka-afford lang tayo, hindi tayo maka-afford mag-give ng less, diba? Kung may araw pa pinaka-the-best, pinaka-latest, at kami budget lang, okay lang. Hindi ka rin ka gutang. Ang tagani. I love the Lord for that. But, tunaan mo po sa Diyos, why ka na sa pagitaon pa, kung ma-offer sa kamuhay sa tao, sa kagita-offer sa Diyos. He offer you the best of this life. And not only in this life, but the afterlife. But tunaan, there was a more greater, and bigger there, more glorious things up there, praise God. Woo! Happy Mayo! Could you ever hint and wait to God today? Lord, I'm grateful. I'm thankful. Grateful! Help me to realize and understand. Now we're going to talk about the power of the church. See. The church is a kingdom, you know, and the church is a nation. Nation means people, and the church is God's kingdom. Kingdom suggests power and government. We belong to the government of the Almighty, you know, and we belong to Jesus Christ. He is not only a king, He is the King of Kings, you know, and He is the Lord of Lords, praise God. We are connected
with the greatest. We are connected. We are connected with the infinite power of the Almighty. Wow! I repeat, you are. If we've been baptized in Jesus' name and receive the Holy Ghost, you are connected with the greatest power, the infinite power of the Almighty. You are connected and properly related to the Heavenly Father up there. Praise God. So intimate is your connection and your relationship with the Almighty, because He is a Father to you and you are a son unto Him. Jesus said in the book of John, now beginning today, I do not call you servants anymore. Kaya mga servants, white balo si ginimo sa ilang mga amo. But I'm calling you my friends. You are the friend of Lord Jesus Christ. We are a friend of the God. I'm an invitation to the patungod sa Diyos kay Abraham. Father Abraham, the greatest father there is in the history of mankind. Yeah, Abraham was the friend of God. Better than that, we are called the bride of Christ. Wow, why na alabaw na eh? Sila eh, kuhan sila, mga servants sa mga prophets eh. So also men, how, doon ang kataas ka blood ko sa ilang position and how close they were with God, Maturan. But they were all servants for the church. Even the angels, Maturan, they are ministering spirits of the church. They are ministering spirits to the ears of salvation. Sa Ilunggo, ang mga angels, matunay, mga alagad sila ng mga spirit sa mga anak, mga manunubli sa saan, matunay. Kita mong manunubli, matunay. We are the children of the kingdom, matunay. Kung kita manunubli sa mga promesa sa Diyos, matunay. Sa kaharian sa Diyos, matunay. Kasi sila nag-aalagad na, matunay. Kita yung anak din, sila sirbad, kayo ay mga anak din, mas malapit kayo at very intimate yung relationship niyo sa Diyos. That is, if you take it seriously, if you keep it serious, praise God, ang inyong connection, kag-relationship sa Diyos, mga kautan. You don't take it light, ang inyong naangko, nakamit na relationship sa Diyos, mga kautan. God wants you, praise God, may Muslim niyo, maturan, kagamitin yung inyong relationship sa iya, para sa iya ngalan, at para sa iya kingdom, mga kautan. Now here, there is a prophecy. Nagtating na mo ang Bible na dyan, sabi ng mga ano, mga analogies, tawag yun, analogy, comparison. Eh, itong chapter 50, verse 11, it speaks in prophecy of the believers and of the church sa siling panahon sa church. Na kayo that kindle of fire. Now you that feareth the Lord and obey the voice of His servants, the prophets, the apostles. Yeah, and yet, even though you fear the Lord and you don't, you walk in darkness. Kulang ba kayo ng light, spiritual light? Kulang kayo ng understanding, no? Revelation, knowledge, or wisdom sa mga bagay ng Diyos, mga butang sa Diyos. Sinya, let Him trust in the name of the Lord. And then, the next he said, yeah, behold you that kindle the fire. Naga, kung basaon mo niya, chapter 50, it speaks niya. Dili yun. Ako diyan ko para. Nagamba din sa mga believers, bagod kay, dili ma-recognize mo, may mga verse dira na nagasigin sa previous niya. Oh, yeah. He is near that justifieth me. Believer ito. Niya malapit siya na nagpakamatarong sa akin. Who will contend with me? Now, yeah, let us stand together. Who is my adversary? Let him come and near to me. Behold, the Lord will help me. Who he is that shall condemn me? Gahamba din mga katuray sa mga believers na wala siya makakondem tayo kasi gi-redeem tayo ng Diyos. Ang Diyos nagbulig sa aton, so sino pang mga maka-again sa aton? Si Paul, mayroon din statement ganyan, niya, if God be for us, who can be against us, mga katuray? Ang Diyos amo ang nag-justify, niya who can condemn us? So, parehas, no? The same yung lingwahe.
So ini prophecy ito sa mga believers like you, like me sa sining panahon. Na kita, maturan kita ng mata, we fear the Lord. Kamayari kita desire to obey God, the servants of the Lord. And then he said that, behold you, the kingdom of fire. Ang church, ang tumuluo, maturan. Kita ang mga tao, tayong mga tao, nga, ginahambal sa Bible. Na kita mga tao, we kindle a fire, the spiritual fire, maturan. You see, the Holy Ghost that we receive is a fire, maturan. Kaya ang tumuluo, ang pinaka-distinguishable, nga characteristic, maturan, sa church, nga arak sa kabaturan, nga, we have the light, the fire, and we have the life, maturan, in the spirit, maturan. The church of Jesus Christ should not be cold and should not be dead, maturan. We should be alive, maturan. I've been telling to Brother Jimmy this morning na ang characteristic ng church, maturan, they should manifest the life of the risen Jesus Christ, maturan, and the church. Kaya ubra ni Satan, mga kauturan, halin sa una, is to kill, maturan. Dito sa Garden of Eden, gin-kill niya ang life ni Adamanin, maturan. And then he killed the life of sinin kabuhi sa earth, maturan. And then sa tapos sa tao na kabuhi ang tao, maturan, sa condemnation with curse. Now, maturan ang Diyos si Jesus Christ, pwede sa redemption, maturan. Ginbayaran niya, gintubos niya, sa tapos namatay sa dinabanaw sa lewat. We see, nabuhi si Jesus, he resurrected life niya. Amunong nahaglokan ni Satan, maturan. Nanood kay Jesus Christ, bangod kay he taught, naging patayan si Christ. Antyak na ba na lewat, kagdabuhi, maturan. Kaginang life ni Jesus Christ, ari sa iya pabi, ari sa church ngayon, maturan. If ever there's something Satan is afraid of, and the demons is afraid of about the church because of the life of the resurrected risen Jesus in the church. He's not afraid about the format, the songs, no. The forms of prayer and rituals, yung program na maganda. Satan is not impressed with that. He can do more about programming, mga formalism na programming, ceremonious na mga programming. He can do more than that. The forms of mga programa, rituals sa simbahan, Satan can do it more because puto sa kagabun ni Satan, may mga evil spirit na mga religious spirit. You hear it? Ang spirit na nag-operate maturan sa mga religions na wala sa maturan ang religious spirit. May ginatawag na lying spirit. May ginatawag na self-righteous spirit. And yet may ginatawag mga religious spirit maturan. They are more, it seems, mga tao wise maturan, nagdudlo sa kaputigan, falsehood maturan. It seems na daw more religious sila. Sa mga tao nga aras maturan na may Holy Ghost maturan. Even the Adventists, now they are more religious maturan sa mga tao nga Holy Ghost fear. But that is not the righteousness of the Lord, and that is not the holiness and the godliness and sanctification. They are the products of the self-discipline nga gina-apply and the products of rules nga gina-impose nila sa kuginun ang waka religious spirit. But doesn't mean that they have the power of the Holy Ghost. Praise God. Kundi ang tunay yung obra sa Holy Ghost sa kabusin tao. Ang mga tao na naka-receive sa Holy Ghost kaya nagkabuhi maturin sa Spirit sa Diyos. Satan is not impressed even of holiness maturin. Kaya nga sa kalibutan there are many false holiness. You get it? Satan knows about falseness. Hindi problema kay Satan yung holiness kasi he was an angel before doon sa salamit, di ba? He knows holiness. So sa mga religion na mga deceived, may tinatawag na false holiness, excessive na holiness, outward na holiness, sa appearance na holiness, at sa labas na holiness. Pero yung spirit naman, ang heart, hindi naman maganda, natural. It becomes a false holiness, mga natural. Kahit may dami ng mga rules, it will not make you holy, mga natural. Kung sa rules na lang, luma tayo eh. Pindi kita sa mga mongha maturan sa Madrid. Kaya grabe, ikarigit sa mga rules na ilagyan ko. But it doesn't mean they are holy and sanctified maturan. For holiness is the work of the Holy Ghost. It's the work of God, maturan. Lagi na impute niya sa tao. Because they believe the Lord and love the truth, maturan. Dariyaw ng Diyos.
Kung tayo pa mag-produce ng Holy Ghost, hindi natin kaya. But the Holy Ghost, as long as the Holy Ghost, maturang buhay sa buhay ka, we are sanctified before the sight of the Lord. Maturang. But the thing that Satan is afraid of about the church is the night of the risen Jesus Christ. Ay, yung mga believer ay alive. Yung Simba ay alive. Yung awit ay alive. Yung mga praising ay real praising, real worship. Because the power of the Holy Ghost gives life sa worship. So it is Satan's business to always kill the life of the church. It is always Satan's business from the Garden of Eden. He got a chance again. He succeeded in the Garden of Eden. He'll try in the church today. This is more than the Garden of Eden. He's trying to kill the life of the church today. You, as an individual, he'll try to kill your spiritual life sa imong kabuhit, mga tura. Kaya muna ang lahat ng kanya, mga tura. Now I'd like to repeat to you what I preached to you before, that all of the characteristic of Satan is death, mga tura. And all of God's characteristic is life, mga tura. And God is the God of the living, He's not the God of the dead. Initing ang matandog ni Satan, masunda ni Satan, kakapatay, mga tura. Apat anybody, initing ang matandog ni Jesus Christ, isigakabuhi ang Espiritu sa tao. Nagakabuhi ang paglaong sa tao. Garibayt ang ilang buma, nagakarefresh sila, mga tura. Now, ako manin gusto na kung tutukan ngayong umaga, mga tura, ang power ng church from the life of Jesus Christ, mga tura. Ito ang power. You that kindle the fire. Kayo na Holy Ghost fear. Hindi lang bugas, maturan, squirrel niya. Hindi lang bayo, mga material niya buntan. There's so much power invested in you. So much. Now here in the church, there's so much power available inside the church. When the Holy Ghost begins to move, and the presence of God comes down, there's so much power that is available, mga maturan. Depende rin sa pag-tap ninyo. Depende lang sa pag-get on in you, get connected, get on with the power of God. Mga Americans, mga advanced sila, bahay sa interaction with God. Every time the Holy Ghost would fall down in the service, they began to confess their faith. You hear me? Ina-confess, alam, love confession. Hindi ko lang kung ako nung William. Okay, pausa ko eh. Mga Americans, advanced. Ilang mga prayer, ilang mga confession of faith, pagka mag-move ang Holy Ghost, they began to confess the faith. Why? The presence of God is present to do things, mga tura. Kasi alam nila, kasi ang church ay may power, nag-operate dito, nag-manifest. See, the church is a kingdom, you know, this is a government, this is a nation. Talk about America, not only they are a nation or republic, they are an empire, matura. Grabbing power, grabbing resources ng America. Pilipinas is a republic also. We don't have enough power, matura, no? Even to protect ourselves, our country, matura. But nations, they have power, matura. They have forces, matura. And so is the kingdom of God. For the kingdom of God, matura. Ako na sa labaw na kingdom, sa tara na kingdoms, naging put up sa tao, mga tura. We're about four empires naging prophesy sa Bible. Babylonian Empire about 200 years, mga tura. Then Medo-Persian Empire, Cyrus the Great, about over 100 years. Grecian Empire, time, mga tura. Ni Alexander the Great, they are over 100 years, mga tura. Roman Empire, the fourth empire, Roman Empire, mga Caesar, mga 300 years, mga tura. But they were all gone, mga tura. Mga great, na mga emperor nila, they are all dead, praise God. But the kingdom of God, the kingdom of Diyos and church, hanggang ngayon, nandito pa, nag-start ang kingdom ng Diyos the day of Pentecost, during the Roman Empire, matura, dito sa Jerusalem. Until today, 2,000 years na, ito lang ang in-kingdom, matura. Hanggang ngayon, nandito pa, still kicking and being more alive. There is so much power in the church. Ito nga power, how does it operates? How can you get connected with the power of God? Para ma-aware kayo. Hindi kayo hopeless na mga tao.
Hindi kayo helpless na mga tao, doctor. There is so much grace, praise God, sa Diyos. Grace, dispensation. There's so much available na power, church. You can fight and overcome your battle. When you fall down, you can rise again. Pag-uwi, grabing gracia na nag-apre. Ang kusog at power sa church. Tama si Samson, pwede nangit pulang pa mata. Yung ginapos pa. Kung sa uli, daog pa, makuturan. Mabalisan, pangpaya, makuturan. Bangon sa grasa sa Diyos, nga malaan yan. Nanoyo! Daw in your spirit, kung matutok, kung ma-instill sa inyong spirit, makuturan, na amon ang Diyos, powerful, amon ang kadako, sa gugmaya, sa katawahan niya, mga kauturan. Amon ang kadako, sa grasa, kagayo niya. Kamanggaran sa grasya at ipatungod sa mga taong na matatuo sa'ya. Hindi ka ka-entertain sa defeat. Hindi ka kapatong na matulang mag-give up ka. Why? He is always up there. May ara sa heart of the spirit natin to cry out to God. To cry out to God. Man ang tulong magasalan pa. If you know how, if in your years of worship to God, na-instill ng mga Quran na pagtuo ka pagkilala. Praise God, kung ano ka manggaranon ka na ko, the riches of the goodness of God. Ephesians chapter 2, that God may show to the ages to come now the riches of His goodness sa mga tao na nagtuo sa God. Ephesians chapter 2. Ang glorious and just hindi nagsubungan sa rapture. Hindi tapos rapture to the ages to come. The church is going to shine for eternity. The Bible says to show to the ages to come kung ano pa nga mga kilabon, mga luntan sa piyak ng kinabuhi, mga katuran. God is going to show to eternity and to the ages to come kung ano pa nga mga piyins, mga luntan nito kung ano kamanggaran, kamanggaran sa piyak kaayo sa tatao na katuos. I feel clapping my hands to God. Pag-iwaran tayo sa Diyos, hindi mo maturan sa pila ng kabagay. No, he'll find. Masuwan mo nga harap ang Diyali. Sa tipo ko naman dapat ka nagkita mo na maturan. Pakita mo mercy kayo sa Diyos araw ganito maturan. Sa mga tao sa ginakandem na ito maturan. Gadaw ko na dito kilitin maturan. Makita mo grasa ka kayo sa Diyos sa ilang bagay kauturan. Kaya nga mo na how rich and how great he is. Ang Diyos hindi na sa dako sapagkat Diyos siya kakapower niya. Dako man siya maturan sa grasa niya. Ang grasa niya ang mga dako sa power niya maturan. Ang yakuma maturan tayo mas nakuparas matalako sa power niya maturan. Tungod sa pagka-Diyos, matura. You know, God is perfect, you know? He's perfect in power, He's perfect in wisdom, He's perfect in grace, He's perfect in love, matura. In the book of Micah, it says, God delights to show mercy. Did you love the Lord for that? He delights to show mercy to people. Kita yan, ginapunggan pa natong kaluhin ko si Balboesa. Ina-reserve na ito. Conditionally, pa'y to do good things to people. He delights to help people. He delights to bless people. And He delights to save people. He delights to forget people. And He delights to share His goodness to people. Kita malayan ng pukong kaginalimitahan ta mga kauturan. Apal niya ang Diyos may kalipan pa. In the book of Psalms, sa Acts it says, Jesus went about doing good and healing the sicknesses of the people. He can afford because He is God. Kaya doon tayo marami ang pinagasto na mo. Ito wala na masararanda. Limited tayo sa maraming mga bagay. But God is not limited. Your God is perfect in every way. He is excellent. He is worthy of our praise. He is worthy of our life, of our service. The best it is. Hallelujah! Alatawa nyo. Look at yourself in prophecy. You, that kingdom of God. Tabuk nga nagadabuk kalayo. Sa mga bukid na sa ano, hindi ka dabuk kalayo sa budayan ka. Kinamita ka pama, kina? Para magdabdab. Kung magdabdab na ngayon, katungkan mo na katungan, nabdab. At yung wala electricity sa bukid, na naman dabuk ka na kalayo na. Nagsasanay sa kalayo ang dabuk mo. Pati kina ka pa init-init eh.
Pagdira ka gawin, Bab, sa dog saran ko sa, pagdabot ka, mapakita ka light. Nga tidra ka gawin sa sanar, karabun ang practical, a very common na experience, kaging pick up sa Diyos. Ang Diyos, pwede ka alam, kataas, kadalong, suprapastanan na sa iyo, at least may na, pero si makagamit sa si practical, nga mga butang sa buhita, para maintindihan nyo lang, matura, kung ano siya nagagra sa iya, sa mga tao na nagturo sa iya. Nga kamo nga nagagabong kalayo. Yeah? Walk. Kamu nga nagagabong kalayo, yung kinder of fire. Ang nagkapalipot sa ikukulin nyo sa mga sparks na inyong ginakindol. Nakakat ka mo sa sanak sa inyong kalayo. Nakaglakat ka mo sa mga ipat na inyong ginkindol. Di ba lang may mga kahoy na kung sa ginagatong mga gapwa mo galinupok? So kung ipatagalayo ka nag-i-grab sa nag-asip. Bata pa ko sa una ka, katong sa balay sa lulo, pag lula ko, dito sa Victorias, sa Ideal, sa unang sa tay-tay malugo. Huwag pa kong kita sa mga alilipot pala. Pinagapungkong ko sa ragdan, kitaas sa ragdan. Ang gapong garaga na yun. Pinagapinisik ang kalayo. May malaga yung pinis, galinok ko pa. Tiga-alagsik ang mga spark. So, ulit sa buha sa dapo kita ko, ang mga sparks na ginawa ka, naglinupad ko ng kanamodamon ko. Ang mga ipat sa kalayo, oh, naglinupad ko. Kaya gali alilipot, galinupad ko. Ng manor, no? Yan about the kingdom of fire. Kailangan may kalayo ka sir dito. Right? Oh, sir, kami kalayo ka. Kaya? Kalayo ko ba? Kinangwan ko nara sa pugon, kung uling ka, kinangwan, gabagas ka ba? Yes! Kukuha yung gabaga, inka ka sa mga uling na nagkabaga, mabaga ka rin. Isa na basa ka ba? Nubay mo mo? Upon ka mo sa simbahan na buhay? Mabuhay, umuhay? Yes! Kung ikaw po yung impon na surgasyon na patay, ang bon, si Bob at alatay mo. Ginawa mo ang surga. Tapos mga mimbro ka dali, kung yung mga mimbro niyo, isang pagkatin ko ako, ha? Sige nga na, kung mag-tinan kami ni Nungdaw, ito ba, pastor? Kalaway yung surya ang lao. Pero balik kami sa kindergarten. Ano sura niya na? Kinakasalak mo. Kinaanag na sila na ganda pa napa mo. Hindi ka nakasawang sa malhong. Ang hong na sigma. Aanag ka naman naman ha? Hindi ka nakasawang. Gapuog na sigma mo ito rin. Dumadabdab daw hindi. Hindi ka nito madabdab na kung taton. Nag-untas. Ikaw ang umuha, nakasaysaya eh. Na yung cause of the thirst of those who are thirst to fail. Na ang mga nauhaw ng mga tao, ikaw ang kabangganan na na-fail ang ilang pagtunog, mga tulad. Tungkol sa kakabos ng ministry, mga tulad. Tungkol sa kakabos ng mga tulad sa pagdala, dahil na yung cause the thirsty to fail. Na mga damong na tao may kauhaw sa Diyos, kauhaw ng kurasima, kauhaw ng kurasima. At pag yung mga tao, ginakabos sila sa bayan sa Diyos, kaya ginakabos sila short sila sa grasa sa Diyos. They cause those thirsty to fail. We don't want to do it. There's so much enough grace aras sa Diyos para magdabahin mo itong ubra kapagalagan sa Diyos. And it should be na just my life ni Jesus Christ. Kapirari o brata, para ang life ni Jesus Christ maturan, magmanifest ka ang life ni Jesus Christ at church, that is the power of the church. The more Holy Ghost we have, the more things can be done, maturan. Kaya na Holy Ghost, amo ang nag-perform ng mga mighty works, maturan. Kag kayo nasa position kayo, nga kayo mag-kindle ng fire, maturan. Hindi lamang sa church, dali. Kayo na born o born on the Spirit, you are in the position to kindle a fire, mga kaotura. You kindle a fire for yourself. Hindi kayo mag-cold, hindi kayo mapatay, hindi kayo mag-luya, matura. Hindi kayo mag-death, mga believer, matura. You can always keep your life in God. Your hope, inspiration, your strength, your faith, your fire. You are in the position, in God's sight.
God's economy. You are in the position to end on a fire, not only during service, fire and prayer meeting, my brother, but wherever you go, you can kindle a fire, and the power of God will manifest. And perform miracles. Perform things, you see, we come there and begin to magnify God. We storm the place by magnifying and praising God. We bring the presence of God. We bring the kingdom of God. Wherever we go, we bring the life of Jesus Christ in this place, those places. And just to perform, makatingala ng kabutan. Then we reap the harvest, and we reap the maturan, the another bunga maturan, the fruits maturan. There, kano pang dano in your position? You, the kindle of the fire. Walk in the light of the fire that you have kindled. Kuway ka tinabukan na kalayo, kiway ka man sanad na para gamiton mo sa imong walk with God. Kung wala kayong efforts na binibigay para inyong walk with God as a believer, wala din kayong light, maturan. Iyong mga reflections mo, perceptions mo, mga even common sense believers, kahit ang ating mga common sense ay sanctified. If you walk in the Holy Ghost, it not only that you have the gift of wisdom and knowledge, but also your common senses are sanctified by the Holy Ghost. Na simple ng mga thinking, mga idea, and yet ka-wise tayo. Kasi kayo mga believers, you have the fire, you have the capacity to start a fire wherever you go. And when you can start a fire, kindle a fire, the light, or ang mag-manifest, or the light, motor is the power, na nag-tag away sa kabilo. Tama ba? Ang kawayang light, darkness, ay nag-prevail. Pero pagka ma-switch on mo ang light, yung darkness, maagwan man, maghawa man. Alright? Kasi light is superior than darkness. It's systematic, automatic. Kung walang light, the darkness is going to rule. Kung ang tao walang Christ, walang Holy Ghost, Christ is the light of this world. And Christ is the light of His life. Understanding ng buhay. Wala tayong Christ, tao walang Christ, wala kayong light. Automatically, yung darkness nag-prevail sa tao. Madilim mo yung mga perception mo. Madilim yung mga judgment mo, mga thinking mo. Madilim yun. Kadark. Unsure kayo. Fearful kayo. Kasi wala kayong light. Unsure kayo sa mga tikang mo. Unsure kayo sa mga judgment mo. Discretions mo. Kahit discretion mo, walang kayo eh. Mawala yung discretion mo. Pagka na-switch off kayo sa Ginoo, wala ng light, mag-operate sa inyo. Madilim yung surroundings mo eh. Yung direction mo, you don't know which way to go. And you don't know how to handle things. And you don't have the wisdom. Praise God, to deal with things, even to fight your battles, you cannot even discern the devil that works and manipulate your life. That with Christ in us, all alive. Hindi problema yung understanding. For Jesus said, he that followeth me shall not walk in darkness, in ignorance, that he shall have the light, understanding of his life. We've been enjoying for years. Wait ang palagpat sa itong tikang ng natura. Wait ang palagpat sa itong direction. Wait ang palagpat sa itong ginawali ng natura. We are very sure, turan, sa itong mga message, because of the light that is in us, because we're trying to follow Jesus Christ. I've been clapping my hands to my Lord today. You, the kingdom of the Father, walk in the life of your Father. Now, pwede yan sinibala ako na dynamo. Ngayon, wala rin. Obsolete na ang dynamo na produce ng electricity sa kwan? Sa bicycle. Diba? Ngayon, grabe na. May mga LED light, ano? Grabe, battery na. Ay sarag na sarag. Noon, kwan man, dynamo man, ina-attach na isang muli. Kwan sa ano? Sa Roida, diba? Pagka mag-tiyo ng Roida, ma-tiyog din, ma-rotate din ang dynamo. So, ma-produce ng electricity, may suga kayo.
pagkatiguan ng mga pital, gabi kalaw ng dynamo, sana ng daan mo, mga ganoon. Pagka magkalma kayo, magkalma din ang ilaw mo. Pagka mag-stop kayo, hindi na kayo magpigal, mag-kick. So, dilim kayo. Ito. Yung nag-bicycle, they walk in the light that they produce sa ilang dynamo, mga kakaturan. Ganon din how the power in the church operates, mga ganoon. Pagka ang church hindi mag-move, the normal, mga ganoon. Ang reservoir of power, grasya ng Diyos mo parang sa church. Pag-adjust niyo na mag-worship, mag-clap ng hands, reach out to God, dial to Diyos, reach out worship, reach out prayer, crying out prayer. Ang church ay parang dead, ang simba. Diba? Wrong with everybody, ba? Lahat? Pagka-start ng song, everybody will sing, right? Everybody will clap, everybody will shout it out. Yes. At tingdong alam mo, tingdong mga eyes, kabot, walang tayo, tayo sa Diyos. Diba? Ang presence of Diyos ay there, the power you've been looking for. It's just there, mga in the church, in you, as a fire. You can kindle the fire, mga kuwan. Ibang dahil simba ko isa, dead kayo eh. O kaming may isang tao na may fire. He's going to persist, pray, reach out to Dios until the fire of God shall come down. Amen. And everybody will be touched by this. Huh? At yun yung service ko natin ha, sa kulihin itong likad. Simbahan ha? Sus! Kaya mo grabbing the holiness. Ang funeral service, ilang pamagat, very dead. The souls are dead. EMC dead, ang mga awit dead, sublinar dead, ang prayer dead. May isa na itong in-invite yung preacher, pangabay sa pangamuyong. Ha? Ginawa na lang ang tingnong yung dawalin sa langit para kung dako. Oh, great God, oh my God, what put you up in heaven? Sino may tuon mo mga tura? Why tax sa Diyos? Bisanahan pa ka, nakutakot tingog mo. Hindi na natural ang tingog mo. Ginangunungkod mo ng tingog. Hindi na boldness from the Holy Ghost. Mga tulad, imo na yung pramo tulad. Nang tingpatasahan sa mga lingwain mo. Ngayon ka iloquente sa prayer mo. Wala namang power eh. Ang apostolic church, kailangan ng power. Hindi eloquence. You can kill the life of the church by your eloquence if there is no move of the Holy Ghost. You can kill the life of the church with your formalism and with your theology if there is no path of the Holy Ghost. Mga kailangan na tumulo, you kindle a fire. Gusto ka magsalak ng life mo sa Diyos, spiritual mo, damot na makita sa Diyos. Ha? Makita mo mayo sa Diyos, direction, guia sa Diyos, palagi sa Diyos. Come on, kindle the fire. Move forward, pray, reach out. Hala, push Diyos, hala, get up. Move on, be active, sumang tumulo. The more you sana, kasama di mo kutura. The more mga revelation na bot sa imo mga kutura. The more ang gift, gifting of the Spirit, nag-operate. Correct? Yung fruit of the Spirit, hindi naman mag-operate at mag-manifest kung walang kailangan. No, kung imbattled kayo, no, may ginaatupan kayo, the fruit of the Spirit, maturang nag-operate. Ang gifting nine, non-gifting of the Holy Ghost, will not operate. Kung hindi kayo nasa combat, na in action kayo, durman yun, maturang. Mga qualities godly, na mga graces ng Diyos sa buhay, na mga believers, hindi mag-operate, mag-manifest. Christ will not manifest sa kabuhi if you are not in the business of His faith. If you are not in the business of God. But the more you get involved, become active sa business ng Diyos, sa gospel's kingdom, yeah? We see mga spiritual graces mo ka-bloom. Kita mo, besides yung mga thinking mo, yung kahit mata mo eh, kahit yung appearance mo eh, nag-manifest yung one.
Godliness, mga grace, then you become more bolder, makulay. You see, more brighter, more wiser, more stronger, makulay. Pagka ang tao active sa business ng Diyos, pagka mag-dormant na believers, you see, ang spiritual light niya, mga perception siya, ay nag-dormant din, makulay. Sige doon, Jesus said, move, walk while you have the light. At kung lalong gusto mo amount sa light, spiritual light, kung mo, so it depende rin yun, how active you are. How you move around you. How you practice. And how you move, act sa inyong bato. Si Paul niya, I live for the faith. I don't live for any cause and business in the world. Now, I live for the faith of the Son of God. I am crucified with Christ. Nevertheless, I am alive. Yet not me, but Christ lives in me, and the life of the body which now I live. I live for the faith. I always think of the faith, business of the faith. Business, paglakap ng Diyos, obras ng Diyos, maging church-minded tayo, maging God-minded tayo, maging God-business-minded tayo. Then more power is going to man. You that came to the fire, do it. You produce light. When you produce light, you have more light in your walk with God. Ganito, this is how the power in the church spreads. Tingnan mo Mark 15:16. Mark 16:15. Sabi yan ni Jesus, hindi na mag-ascend sa langit. Anong dinin? Go and preach the gospel. Everybody see gospel. That is our business. That is your business. That is God's business for the church. He built the church without commission to God. For the church is going to be a witness to your redemption. See, you come. You see, mag-depart na siya. Yung pinaka-importante na bagay. Pagkanta mag-depart na yung pinaka-importante, hindi mga minor, hindi mga trivial na mga bagay, hindi nabili niya. Jesus is about to depart from this earth. You see, yung pinaka-importante, pinaka-malaki na bagay, yung pinili niya sa church. You go! If I say go! Go ye! And preach the gospel to every! Will you go? If people will believe, then signs will follow. Pumayong mga tao mag-believe because you preach. They will preach because somebody went. Lumakad siya. Then signs will follow. Hindi mo pag iwani pag-preach ang signs. Iwani mong gospel sa salvation. The signs ay paama niyo. It is the provision in the church. That when the church go, when the believers will go and preach this to gospel. People, the church has the chance to believe. Kaya sabi ni Paul, paano sila magtungo na walang bati? Paano sila magbati? Kunwari sila magwali. Paano sila magwali? Kung hindi sila pag ipadala, magwali. Kaya sila ipadala man, kung hindi man maglatan. Ibang tungbang ko yan. Di ba? Nandun naman sa Bible eh. Di ba? Certain men have two sons. Matthew 21:28. A certain man had two sons. And he told the other, your son, go work in my vineyard next year. No, today. You know, Matthew 21:28. A certain man had two sons. Sabi niya sa isa, son, go in my vineyard and work in my vineyard next week, next month, next year. No, go work in my vineyard today. Yes, sir. Pawai sa nila ka? Ang isa yung saan, go work in my vineyard today. Hindi ko. Hindi ko. Puso yung lakas sa ulo, sana yung ibo ko niya. Puso may pagbibuhan. Maganda sa tao may realisasyon, no? Di ba? Maganda sa tao may realize? Iro yung sinabi ko, hindi ko. Wala ka, hindi mo lakas sa
He changed his mind, and he went and go work in the vineyard right there. Is he go? Kasi, kung may maglakat, Isaiah 6, pagtawag ng Diyos kay Isaiah, na, who will go for us? The Lord, here am I, send me. Si Isaiah, calling niya, as a major prophet sa nation Israel. God said, who will go for us? Sino mo put sa ako? Isaiah said, the Lord, here am I, send me. It takes somebody to go for the gospel to be preached. Somebody to hear, mga to, kag masay, pagkantaw na to, mga to preach, na science. Everybody say, science. Science shall follow those that believe. You see the power of the church? Mag-opening. Mag-manifest. The power that perform miracles to cast out devils, to perform mighty acts, mag-tulen. The power is going to manifest and operate when the people begin to kindle a fire. When they go and teach and preach the word of God. And I speak the word of God. For that is our business here. For God is no longer here on earth. There was a time Jesus was here. In the Old Testament, God spoke his words to this earth. Through the prophets. Until today, no more prophets. He's the one who came down here. The house in the earth. And God in body, in his own body. He spoke the word of God to this earth. And then he died and rose again. And left this earth and going to heaven. And then the church were told, kayo na, you go and speak the word of God to this earth. I know spokesman. Kung hindi ang church mag-go, mag-move. Walang kalayo na makendo. Walang light ang church. Mamatay ang church if they will not move. You hear it? Kayo, mamatay kayo if you will not move. This is my job also to speak the word of God to you. For because nothing will be done can be accomplished. Unless, until the word of God is spoken. Alright. There was no creation. Kung wala ang Diyos nag-speak, spoke. Sa kambay, sa atmosphere. The power of confession. You see, ang universe noon ay parang wala ang forma. Mga rocks nag-fly, mga dust in the outer space. There were the planets, all the millions of planets, there were none before the creation. But God began to speak his word. Let there be planets, and the particles in the space began to evolve and form in the planets. There will be light, there should be a light, and the light appears. There should be seas, and the seas form. There should be land, and the land began to form. There should be fishes, and the fish began to appear. There should be fowls, and the fowl began to appear. There should be trees, and all the green grass appear. As God had spoken his word to the universe, and universe, the space, kahit walang dalunggan iyan, and yet, dira niya makita ang pagkasubaray, ang power ng Diyos, when he speak his word, matulad, things will form and appear. If there is one. Because that Dios said, his word has created power. The same word, amo nagluwa sa aton. The same word of God, the same voice that I made you, same child of God. We were not a saint before, but we are today. We didn't have the Holy Ghost, never known the Holy Ghost before, the love of God. But we knew now the love of God. And we have enough Holy Ghost in us. See, because God has spoken his word. And somebody has preached to you and have spoken the word of God, the gospel. Nothing will be done in the church unless this gospel will be preached. It takes you and me and all the people to take the burden and obey the command of God. Go! And preach the gospel to every person. And then signs, the power will manifest. And the power of the church is going to appear. Because
You are commanded by the word of God. There is the last verses, and after Jesus ascended up to heaven, they went and preached the gospel. The Lord working with them, confirming the word with signs following. You see, the signs followed because they went to preach the gospel. Let me remind you, when God really calls you to this church, your business is not only pagpupuri, your family, your children, magtatapos nila, magtabaw. Your business nila para kaugalingon mo sa mga dreams mo, sa mga desire mo, makapamana ka sa gusto mo, makapanasama ka sa gusto mo. You are called into the highest cause there is to preach the gospel of the kingdom. You are called to the greatest work there is, the greatest work there is. The kingdom of the unlikely, dear sir. That is to find the kingdom of Satan in this world and to grab people from the hold and the dominion of Satan. To take people from the power of darkness and to the power of light. To grab and get deliver people by the grace of God from the hold of Satan and bring them to Christ Jesus. So yung Tom Sabato, I was impressed with it today. Yung song illustration ng mga young people, so sila, maganda. Yung mga tao ba, mga itong, mga puti, mga sok-sok sa mga ituman, mga devil. May nagasok-sok puti, mga tumulo. Oo, mga devil-devil. Alin sa junior ang matanda na kong, may tagmay na kong. Puyo mo nang kapusok-sok tayo, puti niya kong buntong nila. Sa lagi ko sa pagkakas. Pagkita niyo ko sa ikaw matas. Kaya ang mga ituman, ginapulong yung tanan na nagamay puti. Kaya ginapuntong nila pagkakas nila na gulong. Ginapulakot sa lalang pulong ng mga ituman, no? Ang puti, ginapuntong nila na ako. Ang puti, nagkakawa mo man na sa'yo, hindi ko. Hindi ko pa mo nakikilapong ang mga dibel-dibel ng ituman, ang kapuntong sila. O sige mo, hindi ko, mga kadala. So yung pagkakot sa mga ituman, totong pukasa sa mga ituman, hindi kayo kaulang puti. Kung taras mo mga tukulong ka rin, hindi na paglamon sa mga ituman. Di ba pag ito? Ang isang kaputihan, gusto magkapot siya din ang putong sa mga ituman. Hindi siya nagkapot, di ayos, di pwede kakusog sa mga ituman. Damo-damo sa mga ituman to. At the same day, ituman. Kalipay na magbuntong. Kaluluhoy sa mga putihan, may isa tungkol din ang kastigo. Ginigtan sa awak niyo, sa pagkastigo mo na ako. Mabangon sa dali, buto mo na ako sa paa. Hanuto, sa kaya kapak mo. Bagiyon sa Jesus. Mabangon sa dali, huwag mo. Sa uli, ginigtan sa likod sa mga ituman. Sang doon ay lumingon na rin ng putihan. Lahalaplay na rin ng mga putihan. Kukalahin pa siya kung ba? Mga tulong ang kanasa doon sa laplay na rin sinita. Kung lahalaplay na rin mo, bagol pila ikan sa kadulong ito sa mga ituman, gumawa. Pagwa, magpukwa po. Pagayang din. Si Jesus Christ, galing. Pagwa ka. Pagkuhaya pa lang patindog yan, kahalapay ang mga ituman mo. Pagkakapag ginamuro sila, nag-look sila sa puti si Jesus na ito. So ako ginakasig ko ito ah. Huwag niyo ang nagkakasig ko ah. Mabalik ko sila, hanahayos ah. Sa pag-ig. Pagkakapag si Jesus na ito, magulo sa ako pa. Kaya yung ulo kay ituman, lumuyon sa ako sa ulo pa. Ito yan. Oo. Oh. Pinayang ko rin kay Tungan, lumuyon sa akon. At daw sila, ang... Ako'y patuloy mo kung ano. Pasa inyong pulong kay Tungan. Ang kapulong niyo sa inyo. Nga ka ba na lang kayo ng kasimbang?
Kaya nga si Papi, siguro ko mayroon po ng grabe. Ngayon tumalik. Salamat. May isa ka lang, puti, Jesus Christ. Hindi lang sarang, pero mag-appear si Jesus Christ. Hindi just the night, kapag appear ang night, ang kadulong dulat na yun. Pagkapatyon mo sa kakadulong, automatic ay aral ako. Pagkasigas sa sagam, ang tulang mahawin na yun. Di ba tayo, ganun ang experience na sa Jesus? Pagdaon na sa sumahan, dati lumayan na paggarot. Ang balatsyag at paggarot. Ang kalibutan ka mga matulog, mga kautunan. Habang magkatot sa simbahan, napandok kita sa Ginoo, naangkot ang deliverance, maturan. Pagkat ang simbahan, lain na pamatsyatan, mga kautunan. Lain na pinsatan, mga kautunan. Why? Jesus alone can deliver! He is only the Savior! That is when you preach the gospel. Doon sa Christian. May sa taong rin punong. Si Padre Jubin malagating prasa ng Panglaos siya. Malaki na tao doon sa Madrid. So, sulit kami. Salamat din, Pastor. How many times you repeat that? Salamat. Just see me, Kuya Pastor. Yung malaki experience ko so na pumunta ko ng trabahos ng Mika. Doon sa Saudi, Mika. Ang regulasyon pala nila. Pagka magtrabaho sa Mika Center ng Islam, they will require you to deny Jesus Christ. Ito na sa gold, yung mga alahas, ganun. He was offered money para i-denya si Jesus Christ kasi magtrabaho sa Islamic Center na kalimutan sa Mika. So when he realized, hindi ko kitang magawa. Hindi ko kitang magawa, sabi na, out of this, the battle of this being, kahit na very tempting, kaka-alluring, yung mga offer ng mga Arabs para i-deny si Jesus Christ. Now, I have realized I cannot really do it. So, tinanggihan ko yung offer nila. Doon na siya, nagpupunong na nasa sa Banglos na ni Sir Arcabao. Siguro, alam ko ang Diyos na bigay siya ng grasya kasi nakita ng Diyos na proof siya. Hindi din magawa. He has a love of Christ maturan sa heart niya na kahit ganun na exposure at pressure sa buhay ng kanya, he declared, I cannot do it. I cannot deny the Lord Jesus Christ. Doon siya, na-tasket siya. Nasinay ko niya, pwede pa ako diyan sa inyo kasi buhay ko, ganito, pwede pa ako makasama sa inyo? Kung pwede. Kasi I know sa tayo ang saimit. Na ngayon na mag-aari yung feeling ko yung gabi. Nasalamat muli. Ngayon, you bring the word of God here. Salamat sa pulong sa Diyos na kinala mo din eh. You see, na-deliver siya. Na gusto ko na Marias magkukaban ni Chumbe. Zimba ni Graphic Testimony. Kasi sama sila noon. Kasi buhay na the same. Kasi negosyo gano'n. Na gusto someday, I want to be like Mary Jubin na makatisipay din ako na ganitong buhay ko ngayon. Nagbago na ako tungkol kay Jesus Christ matura. But you see, before the power of the reverence can affect the man, we have to go! The Sinai should go! The Moline should go! The church should go! And preach the gospel! And when you preach the gospel, the power of the church will manifest out of the para ang tao mag-deliver. You the kindle of fire. You are not nothing. You are something. You are not something. But you are something. Just go and speak the word. Speak the word to situations. Take not word of God in you and memorize the word of God. He do and speak the word of God to anything. Speak the word of God to the devil. Speak the word of God to the mountains. To your mountains. Speak the word of God to places of darkness. And you will see results. And you will see power of the church will operate among us. Sabi ko, sabi sa mga tao, Jesus, that you are sister man, go was a long one, party, suffer, they suffer. Na sabi nga, he instructed, wherever you go, and then sabi mo yung mga invited guests, na the table is ready.
yung story ng isa hindi Kelly Master ay kanaka because I just got married. Yung isa yung kabilihan ko ng oxygen, tisinago muna ng kwan sa umaarado. I say, I had bought a land. Natingnan ko muna yung buta na nabili ko. Ang isa pa na kalimutan ko anong isa, yung East Jersey. Yung mga servant na, niya master, yung mga invited guests, mayroon sila lahat, East Jersey. Yes. Now, you read the Bible, Luke 16, and Luke 14, it says, the master was angry. God is angry at people. Now, mayroon palagi, alibay at East Jersey. When it comes to offer of salvation. And yung reaction nito si Jesus, ito eh. Ang Panginoon ninyo, God was angry. The Master is angry with the people. The man always excuse. Man always alibi. I cannot go there. How Jesus suffered and died. Para manuwas. And the people will be present in the kind of excuses and alibi. The Lord was angry at them. Mag-invite ko mga tao sa church. Yung katos doktor, kinakaw ko sa pasyente ng ito. Yung katos yung kwasyente, kanaisip at saan niya binta. Kagaya, ginansya, pasakit po. At doon ko sa mga tao niya, isla. Nakatok mo sa mga ikatalan. Kutod sa mga balay ng mga main, mga blind, mga kubos na ta, hurting people. Multiple suffering people. Si Jesus datang sa itong idea. Siya lakat ko. Naglakat sila. Balik sila. Nara na! Ang mga tao na kumos sa mga tao sa kardin. Patara na mo. Nga may lugar pa. Nga go out quickly! Yeah. At tumo sa mga highway. Mga beaters na kanyo doon eh. Mga tao na nalagay na sa pa. Mga tao ay sinig attention. Wagay gumbag. Parang daway niyo na kapalakan. Daranyo doon eh. Buta kong balay maputa. Ang mga gusto sa Diyos, sa malaya, na papunta ang katawahan. And it is our commission, our job, na butaon, balay sa Diyos sa katawahan. Kaya nga ang preparasyon din na grasya, sobra-sobra! Ang ipipalat ng Diyos tayo, ginatambahan sa Diyos. He added more! Ang simbadre, ang joy today, sobra-sobra! Ang lahat ng inspiration paglaban ay sobra-sobra! Yeah. Ang simbahan ay galing ng kubos! Yeah. Ang kalipa ay galing ng kubos! Presente ang kubba sa Diyos ng kubos! Sobra! When a trend is alive! Is it alive! Ay, nakabibutangan din eh. Sama kalipa eh. Sa dalagang tao eh, mga kubos. Natin sa ito ay hiya. Dito sa akin at sa mga tao na mag-refuse. Magaling pa rin. Listen here. Go to somebody who won't be glad to come. Think of somebody who won't be happy to come. Do not go to somebody na maalibahe. Mapaslawan ka. Matimoralize ka. Maglibat na tao, katuhan mo, pusta na palibat, pusta na palpat. Nagkatulang, gana mo. Ang entusiasmo mo, nagkatarong. Sa luwal kayo, pero sa isa yung una, sa tiro ko, may 40% dito, nakatawa pa ako, pagkanasan na. Transaction ko, makatisubahay, pagkatipin ko, sa isa, wala kita. Mamotel. Di na, 30, 20, 25. Work out tayo sa oras kami. Tireble, walang lulis, o sa balong work out tayo ng oras. Puli magabi. Tapi nakatao, hindi na muna mong tao, pagod mo simba. Pag-aga, isa-isa, wala. Quite person. Ang abot sa misyonero, kano? Mario Charles Smith, Foreign Mission Director. He preached like this. Don't talk about your 50. Don't talk about your 30, 40. Don't talk and brag about your 60. You bring your one first. Igugi ko ba? Gusugit ka nga. Damo-damo na witnessan ko. Damo-damo na pagod ko. Damo na kuran ko. Pag-invite ko. Pwede. Bato ka mo? Kasi why did? Kasi nila, bring your one first. Teka why?
itlog pa kasi. Siro pa. Ano nyo ay? Hindi na ako magkanto sa layo kay Kagasto. Kagagapoy. Hindi na ko palipot si Baan. So guton kong gali ang pusa na ng palipat man. Nakita kong tao umuupo sa lupa eh. Wala tao matanda na na tao. Umuupo sa lupa. Wala tao sapat. Kung mama, gusto mo ba magsimba? Niya ba ako to? Gusto ko rin magsimba. Kaya rin hindi ko makalakad. Kasi nagkakasakit ako. Kaya masakit ako. Salamat mo ikaw naman kung ano masakit niya. Sita ka na, katuon na ka niyo pas. Hindi yan, tama kasimba ka pas. Kaya gusto ko ang sige ko, kuhin mo ako. Na-insulto ka na ko eh kasi. You talk about 40-50. Bring your wife first. Igugit, sitlugit. At itong tawag ng pigas doon ka. Kaya simba ka siya eh. Bago ko ito, kood. Ligwa ka. Hindi ata, boss. Pagbalik ko ito pagka Sunday morning. Okay? Tapos, matawag po kung galing ko pumaaw. Dito na lang, maawan na ka ito. Para zero mo yun. Hindi mano ka, abon na ka. Abon, hindi ka nakana ko yan yung people pa lang. Go do you like that. Kaya si Pacho ko na, sabi ko, may puno, may kapadira. Ilumpat ko sa padira. Kibutan sa likod. Diba niya ako zero? Pagtapos, pamawin ko sa gatas, tinapay. Bansa! Sige na simba, sa record predator pa ko, kupensi. Mahin na matchat ko nila ko zero. Pagtapos yung abun ko naman sa ilumpat sa padira, no? Ibalik ko. Sa so, uli ko lang nabatlihan na ano pala lipet, liprosin ang patit. Kadlo ako na pasimalatlan ko sa liprosin. Ginawa ko hugot pa ito. Nagugot ko, sin ko magabla. Ano? Oh, in Jesus name. Proses na tayo din na isa. Tag-12 na madala ko sa church. Go! Go to somebody who would be glad to come. Hindi kayo masiro. Hindi kayo ma-realize. Go. Go. And if you go, somebody will believe in your prince, witness. And if somebody believes signs will come. For signs is the heritage of the church. Are you? You want to see more miracles, mighty acts of God? It is by you go kindle the fire. And the fire will shine. And you are going to see many things, victories for the kingdom of God. Shall we stand?